Ito ho, mga kaibigan, ang gobyerno daw po ay binawi na yung suspension sa pag-utang at doon sa mga iginagawad na grant agreements sa mga bansa na sumuporta o sinuportahan yung United Nations Human Rights Council resolution kontra sa mga patayan sa drugs dito po sa ating bansa, di ba? Oh, sa inilunsad na gera ng ano ng gobyerno. Meron daw pechang February 27. Eh, 27, anong pecha na tayo yun? 4. Quatro na, ilang araw na pala ito. Meron ng memorandum na ano raw, inihanda ni sa opisina ni Executive Secretary Salvador Medialdea para ipagbigay alam sa lahat ng department secretaries, mga head of agencies, lahat ng sangay ng gobyerno tungkol sa pagbawi dito sa suspension na ito. Di ba matatanda nyo sinuspindi ni Presidente, wala na, hindi na kami utang. Mag-iabang. Malaki pa eh. No. Noong August yan, 2019, pinasuspindi ni Presidente yung negosasyon at yung lagdaan sa lahat ng loan and grant agreements sa 18 estado na nagko-sponsor noong at bumoto ng pabor doon sa Iceland back resolution. Malalaking bansa yan. Oo. Oh. Mayayaman yan. Tama. Ito nga yung magpapautang eh. Oo. Oh. Utangan. Oo. Oh. 18. Oh. Please be informed, nakalagay, that such directive is hereby lifted, effective immediately. Oh, it is understood, however, that all necessary approvals, authorities, and clearances required by ano na to eh, etcetera, etcetera na lang ito, mga kaibigan. Madalit sabi, nung una, merong agreement. Pipirmahan na sana. Uh-huh. Pero, naglabas ng resolution, nagalit si, ikinagalit ni Presidente Duterte yung pagsuporta nitong mga uutangan doon sa resolution na kumukundina. Oo. Na ang sponsor eh, ang Iceland. Diba? Binatikos niya pa nga, pati yung Iceland, may sinabi siyang masama eh. Laban dyan sa mga bansa na yan eh. Lalo doon sa Iceland. Ngayon, doon sa kasunduan na yun, siyempre, ang pag-utang, hindi naman basta, oy, pautangin mo, ganun ba, o magkano? Hindi naman basta ganun yun eh. Ang pag-utang, laging merong nakapaloob na kondisyon yan. Meron. Eh, para kang, ano yan, nangungutang ka. Meron kang, kwan, halimba, magsasanla ka, utang din yan. Magsasanla ka sa pangkaraniwang sanla, pati sa bangko. May kasunduan yan. Meron. May mga conditions yan. May terms yan. Terms. Oh, terms and condition. Oh, di ba? Ngayon, eh, yung iba nga, eh, meron pang ano yan, eh. Ewan ko kung ginagawa pa rin yan, yung kung tawagin nun eh, letter of intent. Di ba? Oo, ganyan. Magsasubmit ka bago ka umutang. Meron pa nga, saan mo gagamitin? Yeah. Hindi, yun nga, yung letter of intent, sasabihin mo ron, na umuutang kami ng ganito, at ang pagbabayad namin, eh ganito namin gagawin, isasagawa. Karaniwan na dyan, kasama yung itataas namin ang buwis. Yan, di ba? Nang ganitong ano, sa ganitong kung saan. Para katunayang mababayaran. Oo, yun ang bilang garantya. Garantiya yun. Na aming mababayaran yung inuutang namin. Eh, pero ngayon, kung ano man yung kasundo, anong nakaraan, hindi kaya iba na ngayon. Oo. Ha? May iba yan. Oh. Lalo na eh, merong... Lalo na, gumawa ka ng atraso. Tsaka may outbreak ngayon eh. Oh. Hindi, tsaka
Pagtitiwalaan pa ba tayo? Ayan nga eh. Sa palagay ninyo? Mm-hmm. Hindi na tayo. Tayo, hindi naman tayo kasali sa umutang eh. Kung ibigay man yan... Tayo kasi yung collateral eh. Oo. Kung ibigay man yan, mabigat na magiging mga kondisyon. Oo, tayo yung collateral. Tandaan ninyo ha, sa pag-utang, ang laging isasangkalan yan, ang sambayan ng Pilipino. Oo. Kasi dyan nila kukunin yung... ipapangako nilang kabayaran doon sa inuutang nila. Oh. Di ba? Kaya nga, limbawa, yung pagtataas ng buwis, saan ba ipapataw yun? Di ba sa mamamayan yun? So, madalit sabi, ano yun yung sinasabi natin kanina? Yung letter of intent. Oo. Eh ngayon, ang problema nga ngayon, yung confidence, wala na eh. Wala na. Paano ngayon yan? Bibigat ang mga kondisyon yan. Kung matuloy man. Oo. Ganyan. Madadagdagan ng mga kondisyon yan. Oo, siyempre. At saka tandaan ninyo, sinabi rin ng AFP na kami makakatayo. Kaya naman natin tumayo sa sarili. Sabi nyo lang yun eh. Kasi ayaw nilang kontrahin si Digong. Di ba? Mga kaibigan, subservient sila parang si Bato. Oo. Ngayon, sa ginawa nila sa BFA, sa palagay ninyo eh, meron pang tiwala yung mga bansa na yan. Yun yung sinasabi ni Peter. Para makumbisi mo yan, eh kailangan sa pag-utang, ganito nga eh, di ba? Pag mangungutang ka, usually magsasubmit ka ng letter of intent. Babasahin yung inuutangan mo. Kasi ang ginawa mo ron, ikaw ang gumawa ng kondisyon mo eh. Oo. Kumbaga one-sided yun eh. One-sided. Siyempre, di ba? Maaring pabor sa'yo yung kondisyones doon. Oo. Di ba? Malalamangan mo kami samantalang kami maglalabas ng pera, ng puhunan, di ba? Sa inuutang mo. Ang gagawin naman itong bansa na inuutangan mo, batay ka muna. Binasa namin yung letter of intent mo, mukhang agrabyado kami. May counter proposal. Merong merong mga conditions diyan. Na malulugi kami. Para lang kaming nagtapo ng pera diyan. Ngayon, para merong kaming return of investment, basahin mo tong condition na gusto namin. Ayan. Ito ang gusto namin condition dahil kami magpapautang sa iyo. Ganun o yan eh. Pumunta kayo sa bangko. Ikaw ba ang pagsasubmiti ng bangko? Karaniwan na ka. Ikaw, dito lang sa atin. Oo. Mangutang ka. Ibig mo sabihin, yung bangko makikinig sa kondisyon mo. Hindi. Kung paano mo babayaran yung inuutang mo sa kanila. Hindi. Ang magsasabi sa'yo, kung paano ka magbabayad sa kanila para kanila pautangin, eh yung bangko. Yung bangko. Ganun din sa pangkaraniwan sa laan, yung ahensya de empeños. Di ba? At dyan mo makikita, baksak ang financial system natin. Yan. Dahil sa ang budget natin, 4 trillion. Saan kukunin yung iba yan? Yan. Kaya napinitan sila, bawiin yung unang sinabi ng presidente. Kainin mo yung isinutan mo. Ayan, ganun eh. Yung akapusin yung budget niyan eh. Eh, mag-aalaaso ka ngayon. Oo. Di ba? Gagawin mong aso ngayon ng sarili mo. Yan ang mahirap eh. Yung masyadong pabigla-bigla. Lahat na lang eh. Walang konsiderasyon kung sino gustong murahin. Walang statesmanship. Ha? Hindi pwede. Puro tapang dyan. Hindi pwede yan. Ito ho eh. Ano sasabihin ng mga inuutangan mo? Ayun. Ito, dito, tungkol dito. Ba, eh... Ikaw, ano yung simpleng normal na reaksyon para sa inuutangan? Ayan. Pagkatapos mong pagmumurahin kami, lapastanganin mo kami, ha? Oo. Ikaw pang mayroong ganang mag-cancelan yan. Oo. Tapos ito, binabawi mo ngayon. At gusto mo matuloy itong mga utang na ito. Oo. Ano ngayon ang immediate?
sa pangkaraniwang tao lang, huwag na tayong ano, gumawa ng mga high-polluting kami. Inihahatid namin sa inyo ang pag-unawa sa mga issue, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pinaka mababang paraan ng paliwanag. Simple. Na maiintindihan ng lahat. Kaya nag-aral man o hindi. Yun ang sinisikap namin. Pinakasimple niyan, mawawala ng gana sa iyo eh. Walang gana na agad eh. Sasabihin niyan eh, unang-una, kapal ng mukha nito. Yun nga. At saka... Mabuti sana kung siya lang. At saka masama yung ano eh, sinabi eh. Hindi pero ano yung nililit mo? Bakit ikaw maglilit? Hindi ba? Ano eh, hindi, ikaw... tsaka ilip mo man yan at hindi. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Pautangin ka pa ba? Yan. Pag pinautang ka, sila naglit. Ibig sabihin, pag pinautang ka, may ibang kondisyon yan. Yan. Lalamunin mo ngayon lahat ng sinabi mo. Oo. Papakain sa'yo. Yung sinasabi niya dati, pakain ko sa iyan. Ngayon. Eh kung yun ang sabihin ngayon, pakain ko rin sa iyan. Para di sa DFA, ngayon may bagong statement si Presidente. Maaari daw magkaroon ng palibago kasunduan. Pero na mas, ano? Sinasabi niya, siya pa rin na magaling. Alam mo kung bakit? bakit? Yun daw Amerikang nangungulit siya. Ayun, ganun. Eh, yun, ano na lang yun. Kumbaga, propaganda niya na lang yun. Face-saving. Oo. Ha? Pero, pagbabangon puri. Pwedeng mabalik ang isang tri ang kasunduan na naman. Ganyan eh. Paano nabigla? Ano magiging kondisyon? Ayan. Ha? Mga kaibigan. Isipin ninyo, mahirap mo nang, maibalik yung tiwala. Yun. Lalo sa security. Ito ah, itong mga inuutangang bansang ito. Ito yung sinasabi natin na pag inalis mo yung relasyon ng Pilipinas sa Amerika, automatic galit lahat sa iyo yan. Oo. Bakit? Sapagkat lahat ng bansang ito ay umaasa ng seguridad sa Amerika. Di ba? Yun ang role ng Amerika, wala kang magagawa eh. Sila yung kasi yung may capacity may kakayahan na protektahan ang maraming bansa. Superpower sila. Oo, mga kaibigan. Yun talaga ang papel para maintindihan nyo na. Kasi matagal na tayo nagdidibate tungkol sa kano, mga ganyan, maraming galit sa kano. Eh, hindi nyo sinasabi yung totoo eh. Ito yung totoo. At hindi naman pinagmamalaki ng Amerikano yan kung sila nagsasalita, hindi naman nila pinangangalandakan na eto kami ang protector ng buong mundo. Hindi. Pero lahat ng mga bansang yan, isinasaalalay sa kakayahan ng Amerika ang kanilang seguridad. Tsaka isa yan sa titignan ngayon ng nagpapautang. Yung magkakansilang yan sa BFA. Tama! Kasi ang laking pera ang involved yan, tinutulong sa atin, mawawala yan. Nang bablap. Ibig sabihin, blapper to si Presidente Duterte. Maraming ano yan, naanggulo yan eh. Hindi naman niya kayang panindigan. Na nasa gasaan. Puro kasi ganun, di ba? Mga kaibigan. Dakdak, parang si Donald Dakdak. Ayan po nangyari. Di ba nakakahiya yan? Ang laking kahiyan yan. Ang masama pa niyan, yung tanggihan. Ngayon. Oo. Bakit pa kami makikipag-usap sa'yo? Oo. Pwede namang antayin namin matapos ang termino mo. Oo. At saka kami makipag-usap sa iba. Siba. Sapagkat ikaw, hindi ka na katiwa-tiwala. Kung dyan sa bansa niyo, hindi ka katiwa-tiwala. Sa amin pa. Ano pangahawakan namin sa iyo? Double talk eh, nangyayari. Ang sinusunod mo lang, sarili mo. Iba sinabi ngayon, iba sasabihin. Kung ano yung temperament mo, yun ang nasusunod sa iyo. Emotional. Oo. Oo.
Diba? Eh, pagka gano'n, mabigat sa isang presidente yun. Hindi ka pwede. Dahil sa ang nalagay sa alangan, yung bansa. Oo. Yung tao. At pati sila madadama. Sipin mo yan, tanggalin mo yung security namin. Oo. Magpapasok ka ng inchik dyan. Eh, baliwala na rin eh. Yung BFA eh, kung tutuusin mo sa pagpasok ng inchik dito eh. Diba? Kasi yun nga iniiwasan eh. Diba? Mahawakan ng inchik tong Pilipinas eh. Yun ang yun ay kontra na sa BFA yun mismo eh. Yun, no. Hindi ba? Kaya nabahala na Amerika dyan sa China, di ba? Simula pa lang. Oh, mga kaibigan. Eh, ginawa mo yun eh. Eh, ikaw pa nagmalaki, di ba? Oh, ang kansilay niya ang BFA. Kala niyo, hindi ko magagawa yan. Eh, magagawa mo lahat. Pero, yung consequence, sana handa rin kayong humarap sa consequence. Diba? Eh, ang hirap eh, pagka pinapananagot na kayo, nagagalit kayo. Para bang yung magnanakaw? Pagka yung mga magnanakaw sa gobyerno, pag sila nahuli, binulgar mo, bay, nagagalit pa eh. Eh, nagnakaw sila eh. Ano gusto mong gawin ng mga nasa media? Ang masama nga, nagiging normal sa kanila. Yun na nga eh.